Tatawagan ko si Moy sa mga players ko. Ano to eh? 1-2 player. 140 lang yung cash in kanina. Hello, ba't ka tumatawag? Wala ka bang admin coach? Dati meron, yung nag-pirate ng players ko. Siya yung admin sa gabi. Coach, makati ako eh, sabi ko. Ano kaya to? Itaw, saan ang gagawin ko? Alam mo ba, wala akong dias. Ginawa ko. Bumili ka ng dias app? Bumili ako ng dias through ano? True tongits ko. Ah, pwede ka naman mag-request sa table. Sabihin mo na ano, paminsan-minsan lang. Huwag niyong gagawin lagi ha. Pero pwede niyong sabihin na ano? Tulog na yung coach ko, sino na admin dito, ganyan. Usually, may mag-chat naman yan. Pwede yun? Oo, pero huwag niyong gagawin yun. Paano kang gagawin ko dito? 8,000 na. Bilang mo coach, what? Alam mo ba, 140 lang cash in ko. Wow! Swerte ka nga, napanood diba, yung laro mo bago lang. Yung nag-triple ka, nag-set yung jack mo, pocket jack ka. Ay hindi, isang jack tapos naging... Oo. So, sorti naman alam ito. Mo ba, ano, sumunod doon, parking ako, walang lumaban. Di ba nag-race pa ako, 117? Nire-record mo ba ako, coach? Hindi. Bakit? Gusto mo isama kita sa, ano, vlog? Alam mo, lagi ako nanonood. Sabi ko, kailan kaya ako mama? Sama mo ako sa content mo. So, tingin mo, bakit nanalo ka ngayong gabi? Ano lang, coach, antay-antay ka lang talaga ng magandang baraha. Saka maganda talaga yung magandang puhunan. Alam mo, ginawa ko kanina. Di ba yung 140 ko? Nag-piso doon. Nasa 1 po lang ako. Oo. Oh. So, wala ka choice. Umabot ng 400, di ba't kaagad ako ng ano? 3-6. Doon ako na Buenas. Mayroon mo na natalo ko si Masarap. Ang dami ko natalo. Di ba, time talaga, miss. May time talaga na siswertihin ka. Yung upuan, di ba? Parang kahit anong laban ko, lumalabas yung bara ako. Oo. Oh. Sandali lang, bilhin mo yung ano ko, yung 400 ko, naging 8K kaagad. Ginawa ko, nag-last hand na ako. Wala, sabi ko, walang admin, wala si coach, wala na akong dias. Kaya, sinipa ako ng table eh. Bilhin mo tatlong table, bilhin mo coach, tatlong table yung naupo ako ng 3-6, natag to 2 hours. Halos maubos ko yung oras. Usually, ang mga players ko, pag ganyang oras na, alas 11, 11:30, nagpapadias na yun sila ng marami. Like, mga 200, 300. Kasi alam nilang paggabi, ano hindi ito? Naman ako gising buong magdamag. Magkakonswerte lang talaga, di ba? Hmm. Tsaka nakakaano ko, nakakakuha ko ng technique sa'yo. Plus better ka, walang nagbet. Ang ginagawa ko, nilalakihan ko, wala lumalaban. Hindi kami ko na yung kahit 100 lang, pera pa rin naman yun, di ba? Oo. Nakukuha yung technique mo eh, sabi ko, oo. Ba't tumayo ka, coach? Hindi, busy ako, ano, may nagsisiyo na pending kanina. Sarili mo tong club? Hindi ah. Si Madam yung owner. Agent lang ako dito. So, nagsimula to sa vlog. Ano lang, wala lang. Gusto ko lang i-share yung nalalaman ko, natutunan ko sa poker. And then, may mga gustong sumali sa club. So, kinasok ko yung club owner. Kasi ayaw ko naman na halimbawa, may mag-apply through vlog ko, diba? Tapos, hindi sila maaalagaan. Kasi coach, naalala mo yung unang tanong ko sa'yo? Legit ka ba, sabi ko? Kasi... Madami na ako, nadali na ako na ano eh, mga scammer. Yung ano, buti, sinali mo kagad ako sa club. Maraming nagtatanong na ganun. May mga players pa ako na naging winner talaga, na malaking panalo, mga 40K, ganyan. Pero yung first meeting namin, parang medyo nagdududa sila, nagdududa din ako. Oo. ganun lagi, di ba? Like, legit ka ba? So, paano ko malalaman na, ano, si cash in ka muna? Alam ko, coach, nasali mo sa content yan eh. May ganun. Diba? Sabi ko, gusto kong malaman na hindi ka scammer. Tapos ang sabi niya, akong scammer tingin mo sa akin, wag na lang. So mga 2 weeks, hindi yun nag-chat sa akin. And then nag-chat ulit. Ayun, nagtuloy-tuloy na lang yung panalo siya. Buti nga ikaw nga, coach, sabi mo sa akin, sige, sasali mo natin sa DC. Orasan kita within 5 minutes, pag di ka nagka-cash in, sisipahin kita sa club. Diba? Oo. Ayun ang sabi mo sa akin. Eh. Orang tiwala ko, nandito ako sa GC mo eh. Tsaka ang hindi ko maintindihan, yung mga nanonood, sasabihin, matagal na ako nanonood, ilang buwan na, dami ko natutunan, and then pag time na mag-cash in, parang magtatanong, legit ka ba? Ang dami-dami nating players, di ba? Ang maganda sa club mo, coach, pero mo kahit sabihin mo 3-6 lang siya, ang lalaki ng inuupo, may 4K, may 5K. Yung malalaking club, malalaking pustahan, pero ang laki ng dias din doon, di ba? Kapag mga ganung blinds na. Yeah, buti nga dito sa inyo, okay lang eh. 3-6 lang, pero ang pustahan, hindi ako nakatulog. Kung baga, coach, bawi naman yung araw ko eh. Parang tinatamad na ako pumasok mamaya eh. Ala, huwag naman. Ano bang work mo? Pero mo, may pasok ako mamaya.
Ha? Anong work mo? Electronics ako eh. Electronics ako tatrabaho eh. Ah, yung nag-aayos or sales? Oo. Kumbaga kami gumagawa ng piyesa ng mga sasakyan. Ah, sasakyan, electronics, okay. Pero kumbaga ito, libangan ko lang, sabi ko kanina, may Gcash ako na 140, sabi ko, try ko nga isugal kay coach. Pinim kita coach, di ba? Ah, dire-direcho. Pero may 140 ko, naging 6,000. Ibig sabihin, masaya ka na. I-cash out na natin to. Ilang araw ko na yun. Di ba? Oh, ilang araw na trabaho na yun. Oo, oh, eh, sabi ko nga eh, buti mas, eh, yung coach, lagi tayo nanonood. Ikaw sabi mo, pag naka-1K ka isang araw, okay na, di ba? Oo naman, isang table. Oo, di ba? Yun ang gusto ko sa iyo, sabi ko, buti coach, naka, paano mo, ano, discarte na nakokontrol yung sarili mo? Ha, paano ba? Okay, ganito ba? Ako hindi. Okay, ganito. Ang pwede ko kasi. Makinig ka. Paano ba, coach? Lagi mong isipin na yung purpose mo na maglalaro sa mesa, hindi siya desire, hindi siya kagustuhan, hindi siya excitement. Sabi ko nga, kung napanood niyo yung vlog na signs na nag-level up ka na, kapag hindi ka na ganong excited, parang work na lang siya. Parang sa work, di ba? Alam mo, ikaw, 8 hours kang dapat mag-work. Pagaling ng oras, kunti na lang yung oras, excited ka na kasi uwian na, di ba? Or like, kung driver, may boundary ka, gusto mo lang maabot mo lang yun. So kapag matagal ka nang naglalaro, nagiging ganun ka na. I don't know, siguro kapag darating yung point na regular ka nang mananalo, parang hindi ka na excited. Ikaw, first time mo manalo ng malaki, excited ka. Pero pag maraming beses ka nang nanalo, or like nakaranas ka nang manalo ng 10,000, 20,000, ngayon pag manalo ka nang 1,000, parang wala na lang yan. Ganun. Hindi, ay tama, coach. Dapat hindi mo siya isipin na enjoyment. Hindi ka recreational player na. Yung recreational kasi, yung pupunta sa carnival, gagasto ng pera para mag-enjoy. Alam nilang gagasto sila. Ikaw, para kang pupunta sa work na boring, nakakapagod, pero papasok ka kasi gusto mong may sahod ka. So parang ganun yung mentality, yung pag nagiging pro ka na ng poker. Kung bago, kailangan ko lang mag-stay ng 15 minutes, 15 minutes lang ako. Ayoko nang mag-stay ng mas matagal, nabuboard na ako, ganun. Focus ka na ba rito, coach? Ano? Mag-vlog tsaka sa ano? Nag-resign na ako. Focus ka na rito? Mm-mm. Kaya ko namang ipanalo dito yung sinasahod ko sa monthly. Although malaki na din yun. Ganyan ako siya. Alam mo, coach, ewan ko, natatalo ka ba? Kasi lahat ng post mo, puro panalo eh. Natatalo ako. Katulad ngayon, sa mesa, talo ako. Yung ahead na ako, tapos mag-flush, tapos mag-two pairs. Kapag ganun ang nangyayari sa mesa, pakiramdaman mo si dealer. Kapag gano'n nangyari, lagi ka na sa setup, huwag ka na mag-stay ng matagal. Alis ka na. Kasi, maubos ka. Kapag binibuenas ka, stay ka pa. Pangit rin yung naghahabol. Oo, yung naghahabol, tsaka yung bang, puro pangit yung card, tapos hintay ka ng hintay, fold ka ng fold, halos makatulog ka na. Masasayang yung oras mo, masasayang na yung diyas mo, tsaka yung ante na binabayaran mo. Kapag nakaschedule ka na pangit yung cards na bibigay sa'yo, pangit yan hanggang mamaya, huwag mo na lang hintay na matapos, buti pa tumayo ka na lang. Okay. Timing talaga coach, yan. Sige, coach. Ano na lang ako, coach? Cash out. Magkano, coach, cash out ng 5,000? Ilan na mababawas sa, ano ko, sa chips ko? 550. First time makapag-diyas ng 500. Oo, ang laki nun. Oh, mga 1 week muna yun na laro. Sige, coach. Cash out ako ng 5,000. Ah, sige. Send ko na lang sa'yo. Okay na din yun, di ba? Meron kang yung 140 mo nanalo ng 5,000. Okay na yan. Hindi na masama. Okay na. Nag-enjoy ka pa? May tira pa ako pang puhunan. Lagpas yun eh. 6-4 ata yung pera ko eh. Sige. Thank you sa ano, oras mo. Thank you. Good job. So ito yung ending. Okay. Ayan, panalo ulit siya ng 6,000. So malamang i-cash out naman niya yan mamaya. So, I'm happy para sa player ko na para ngayon lang yata siya nanalo ng malaki. Imagine, nag-cash in ito kagabi ng 140 lang. Dalawang beses akong natalo. Sinamahan niya ako ng nag-straight siya sa turn. Correct naman yung move ko. Pero minsan, sinaset up ka talaga ni dealer. Parang ace jack at ace king ako. Para yung lumabas yung alas sa gitna. Tapos, raise siya pre-flop. Nire-raise ko. Low cards pala siya. Tapos, yung flop ay ace at dalawang low cards. Nag-turn siya ng straight. So, talo ko dun. So, yan ang sagot sa tanong na natatalo din ba ako? Oo naman, syempre, minsan. Tuloy pa rin pala yung laro nila.
dito sa my 36 new table. So 2 hours lang ito. Pero tingnan nyo yung mga chips, may tig 9,000, may 1,500, may 8,000 or almost 9, may 9,426. Yung iba maliliit na. So talagang sakitan yung gusto nila. So may possible na ano, straight. Sayang nag-fold. Hindi natin makikita nung hand. Ayo, straight pala. Ay, flush. So anyway, gusto niyo sumali sa malakas na laruan kahit na small buy-in. Dito kayo. Chat niyo ako, Marco Pulido. O kaya, email niyo ako sa gpokerph@gmail.com. Hintayin ko message niyo.